Bakit nga ba tumigil ang grupong pagkakaisa sa pag-unlad sa community development work 4 na taon pagkatapos ideklara ni Ferdinand Marcos Sr. ang martial law noong 1972? Nung nasa Camarines kami, nandun kasi yung Notre Dame de Ville, yung malaking formation center ng mga nuns. They told us na laging may military na sumusubaybay sa amin at minamanmanan kami, tinitingnan kami. So, we were forced to stop yung ganung work kasi nga marami sa mga members namin at that time hindi pa Filipino citizens, Chinese citizens pa sila. So ano mangyayari sa kanila kung hulihin sila? Hindi naman sila itatapon sila sa Taiwan na wala naman silang kilala doon. Kahit na udlot ng ilang taon ang hangarin ng organisasyon na pagbuklurin ang Chinoy community sa Pilipinas, hindi nawala ang kagustuhan ni Angsi na ipagpatuloy ang minsan nang nasimula ng grupo. Taong 1987, after martial law, after restoration of democracy, nag-revive kami, becoming kaisa para sa kaunlaran. Hindi tayo nagkakaisa dahil lang sa pag-unlad, no? So, para sa kaunlaran, kahit magkakaiba ating paniwala, pero iisa lang naman ang ating kinagigisnan na iisa lang ating bayan. Kailangan mayroong organisasyon na mag-pro-protect sa karapatan ng mga Chinoys. At yung magmumulat sa mga Pilipino na hindi kami kaiba ninyo, kahit ibang aming lahi, iba man ang aming kinagis ng lingwahe, mas Pinoy kami at ang aming mga ugat ay nandito sa Pilipinas. Wala sa China, wala sa Taiwan, wala sa Hong Kong, kundi nandito sa Pilipinas. At iisa ang bayan namin, katulad ninyo, na kailangan protektahan. Malaki ang naging papel ni Angsi sa laban kontra krimen at kidnapping sa loob ng 3 dekada matapos ang martial law. Para sa kanya, ano ba ang nagbago, diba? Dumami lang ang tao, dumami ang naghihirap dahil nga sa population natin. Naintindihan ko yung mga frustration na after everything, yung mga sacrifices, mga kaskwela ko na nawala dahil nagpago, ang namatay, pinatay, o na talaga naglaho na nung martial law. Anong kabuluhan? Dahil nandito pa rin tayo, ganun pa rin yung mga problema. Siguro 52 years na ako sa NGO work, no? Walang nangyayari na hindi dapat mangyari. Parang lahat ng ginawa namin, gaano man kaliit na contribution, gaano man kahirap o kadali, lahat yan may saysay, no? May kabuluhan. Ipunin mo yan. Lahat yan siguro magiging contribution sa pagbabago. Isa ako siguro sa mga napakalaki ng disappointment, no? Sa nangyari nitong huling eleksyon. Pero ipagpatuloy nila yung boses nila, no, para sa pagbabago. Walang nasasayang na effort. Siguro kahit ka masyadong disappointed na history repeating itself, hindi dapat ikaw wala ng pag-asa. Lahat naman ang nagawa, magbe-build up yan. Malaki rin ang contribution. Even sa ating sarili lamang, no, at least napakita natin na ginawa ko ang aking makakaya. Ano man ang maging resulta nito, malaki man ang contribution o maliit, hindi bale, basta ginawa ko ang aking makakaya. Dito sa What the F podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.